Bali, may gagawin lang tayo ng review itong Red Dragon na headset saka mouse. Itong headset, Minto na headset. Mga budget mil na computer accessories yan. Bali, ito Gripen na mouse. Mga affordable na gaming na mouse and headset. Bali, kasi sabi ng kapatid ko nagkakaproblema siya sa mouse. Ito yung una kong binili dati, mga 2018 yata yun, mga February. Package to eh, set na, mga nasa 1-1 dati to. Sabi niyan, may problema daw, pero nang nilinis ko yung sensor sa ilalim, okay naman, walang problema, bilis oh. Nadidelay daw kasi minsan, yung mga nilalaro kasi nito, mga FPS game, mga CSGO, Valorant, yan, PUBG, League of Legends. Kaya gusto ayun niya nadidelay. Pero nang nilinis ko talaga yung sensor, okay naman talaga. Marumi lang siguro. Kaso nabili na natin yung i-review natin ngayon, i-unbox. Sa headset naman, may headset naman siya. Kaso yung sa earpiece, medyo nasir, nawala na yung itim. Ayan. Ayun ko, anong brand ba ito? Matagal na rin to. Sabay-sabay ko binili yung 2018. Tapos, ito yung PC niyang gagamitin. Hindi naman sa akin, sa kapatid ko. Yan, ito yung PC niya ang ginagamit lagi pag naglalaro kami PUBG. Ngayon ay unbox natin siya. Yan. Bali, nandito na tayo sa kwarto. Yan, unbox na natin tong Minto gaming headset. Yan, mga affordable na gaming na accessories lang inaano natin. Na unbox mga abot kaya. Na makukuha mo na yung pangangailangan mo, yung sounds, yung mic, yan. Yung iba kasi napakamahal na talaga eh. Pero ito yung mga durable talaga na makukuha mo yung pangangailangan mo na mura. Marami na rin kasi tayo nasubukan na mga headset saka mga mouse na galing sa Lazada. Yung mga brand na Asus, Bad Wolf, yung mga ganun. Medyo sablay yun pag talagang gamit na gamit. Kung mga pang ordinaryong gamit lang, okay yung mga yon. Kaso kung yung gagamitin mong talagang mga panglaro, medyo hindi advisable. Mura talaga sila, kaso iba pa rin yung branded, kagaya nitong Red Dragon, mga Razer. Yan, kagaya nitong, ito kasi nabaha. Ito yung mga nauna kong headset na ginagamit. Itong Onikuma. Yan. Okay din to, kaso medyo kulang to sa effect sa sounds. Pagdating sa mic, okay din to. Saka sa durability ng paggawa. Yan. Metal siya. Nalubog kasi kami sa ng bahay ng Unisys ng year 2020. Nalubog tong bahay na. Naiwan ko yung mga accessories ng computer ko. Nabaha. Yan. Di ko na nalinis kaya medyo sablay na to. Yan. Ito yung isang brand na ginagamit ko na nabaha. Kaya bumili tayo ngayong year 2020 na pampalit. Saka ito yung isa pa. Ito yung matagal ko na nagagamit. 2017 pa yata itong headset ko na to. Nalubog lang din to sa baha. Maganda sounds nito sa katunog. Pero kung mapapansin nyo, yung wire yan. Rubber lang siya, hindi pa siya threaded. Hindi kagaya ng Onikuma na nabibili sa online. Threaded na siya. Parang high quality yung pagkagawa sa parts niya. Ayan. Kaso kulang to sa sounds. Ayun yung totoo dun. Ayan. Yung price nito nasa 600 to. 500 to 600. Ayan. Ito namang headset na Red Dragon na to. Ito gustong gusto ko to. Kahit di siya ganung ka-premium yung gawa sa kanya. Pero makukuha mo pangangailangan mo dito. Nasa 350 lang bili ko dati nito. Yan, sa Gilmore. Kaso nabaha kasi sila. Kaya yun, hindi ko na ginamit. Ngayon, dito na tayo sa ina-unbox natin ngayon na Red Dragon Minto. Yan. Ito naman, kuha natin dito na sa 850 to. Medyo nag-adjust na tayo ng price. Medyo tumaas na konti. Para ma-feel naman natin yung product nila na iba. Bali, meron na siyang RGB lights. Ayan, 1.8 meters din yung haba nito. Tapos, meron siyang volume adjustment. Ayan, noise reduction, microphone, meron na rin siya.
Earth Design yung portable. Tingnan na natin. Buksan ko na lang. Ito yung setting niya sa likod. Ito yung itsura niya sa harap. Sa box. Unbox na lang muna natin. Bali yan. Pag sa mga headset ng mga Red Dragon, naka-bubble wrap lang talaga. Automatic, may sticker na kasama. A Red Dragon. Kasama siyang manual. May kasama siyang adapter para pwede niyong gamitin sa cellphone. Ah, wala na. Ito yung itsura niya. Ito yung mga cable niya. May mga cover pa. Pag bagong bili. Testing natin. Naka-threaded wire na siya. Ayan, nakabalot na. Threaded na yan. Maganda na yung wire. Testing lang natin. Bali, umiilaw yung, ito yung RGB lights niya. Ayan. Kabilaan. Ang komportable rin, pong. Ayan. Ito lang hindi ko gusto yan pag tumagal. Hindi lang. Malakas. Oh, naririnig siya. Malakas na. Bali, yung adyasa ng volume niya nasa likod ng headset yan. Saka yung mic, may off-on yung mic niya. Malalaman mo kung naka-on, may ilaw siya. Tapos, na-adjust din naman ito sa uluan niya. Pero yung quality ng paggamit niya, naka-polymer lang to. Polymer plastic lang gamit. Hindi siya yung pang premium na quality pa yung parts na ginamit sa kanya. Pero yung habol kasi natin dito, yung sounds pag naglalaro, dapat marinig mo yung footstep. Saka yung quality ng mic, maganda yung gawa ng Red Dragon pagdating doon. Ayan. Pero kagandahan nito, yung wire niya, threaded na. Ayan. Para sa mga bibili pa lang, yan yung pinaka-review natin dito. Saka buong-buo yung tunog. Maganda yung tunog. Oh? Tingnan mo, rinig na rinig, diba? Hindi ko pa dinidikit niya sa volume ng cellphone ko. Maganda. Okay ito. Ayan. Bali, yan yung heads. Ito yung nauna natin, ah. Na Red Dragon din. Bali, yan yung unboxing natin para sa Red Dragon Mento. Bali, may adapter siya. Itetesting pala natin yung pinaka-sounds niya. Hello. Hello, hello. Bali, mic test, 1, 2, 3, mic test. Bali, ito yung gamit natin, yung headset sa mic na Minto. Ayan, ginagamit, tinetesting natin yung mic. Ayan. Mic test, hello, mic test. Ayan, pa-subscribe na lang. Salamat.
Yan, bali narinig niyo yung mic test natin, buong buo talaga yung boses niya dun sa mic na yun. Bali, ginawa ko ng hiwalay na video yung mouse. Lalagay ko na lang sa link yung pinaka link doon. Pinaghiwalay ko, masyado na kasi mahaba. Doon sa unboxing naman natin ng mouse ng Gripin. Yan, maraming salamat.